Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. It's 3 o'clock in the afternoon here in the Philippines at itong vlog natin ngayon ay nakakatawa guys dahil may mga religious groups na nagrarally sa COMELEC. At ang reklamo nila, no, bakit nagrarally sila sa COMELEC? Dahil di umano sa dayaan sa nakaraang eleksyon. Yun ang panawagan nila. At panawagan nila na itong si former Senator Laila De Lima ay makalaya na raw. Okay? So mamaya I will show pictures during doon sa rally. Ipapakita ko sa inyo. At may ipapakita ako sa inyo itong pari na ito. Isa ito sa mga nagrarally doon sa COMELEC at ipapakita ko sa inyo kung may video kung ano ang background nitong pari na ito, no, na binabatikos noon ito si Duterte, itong pari na ito. Okay, interesting talaga itong topic natin ngayon, no. Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat naman ito sa taong bayan, maraming makarinig sa ating impormasyon, okay? Na hindi fake news itong ating mga balita. So, sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, subscribe na rin at follow na rin Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na mga kagaya nito na awareness sa atin sa Pilipino na balita na hindi kayo nililingdin lang, no. So ayan, sa sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1 2 3 go. Thank you very much. So ito na nga, no. Ito yung binalita sa ABS-CBN. Ipapakita ko sa inyo. Ito. Okay, wait muna. Ayan. ABS-CBN News, 2 hours ago, religious groups nagsasagawa ng interfaith rally. Oh, tinatawag nila itong interfaith rally sa harapan ng tanggapan ng COMELEC sa Intramuros, Maynila. Ipinoprotesta ng mga ito ang umano'y dayaan sa nakaraang eleksyon. Panawagan din nila ang pagpapalaya kay dating Senador Laila De Lima. Kasi malapit na yung final judgment doon kay former Senator Laila De Lima. So nagpa-pray sila. So dinirespeto natin yan. Tayo, Christian naman tayo. Pero medyo ipapakita ko sa inyo itong mga background ng ano, mga pare na ito. Okay? Especially itong isa. So ipapakita ko itong picture nila, okay, during the rally. Oh, ito yung nangyari. Ayan. Yung pari na yan, yung nasa left, no? Yung may hawak na ano, no, yung hindi yung nakataas yung kamay. Yung nandito sa left, yung yan si Father Noel Gatchalian. Yung pinakita ko kanina, yan. Yung nasa left, si Father Noel Gatchalian, yan. At itong pari na ito, mamaya ipapakita ko sa inyo ang background na pari na yan, ha. Okay, so move tayo sa next slide. Oh, ayan. Ang nakalagay dyan, ilabas ang tunay na transmission report. Nagre-reklamo na sila. Ito pa, dangal ng balota na urakan. Oh, part yan sila sa mga nagra-rally doon. Okay? 2 hours ago yan balita. Yan ang mga taong dumalo doon. Naka-pink yung iba. So alam na, no? Merong mga naka-pink dyan. Ayan. So, yun ang kalagayan sa rally ngayon sa COMELEC. Okay? Na panawagan nila yung dayaan raw sa eleksyon, no? Hindi nila nagustuhan at itong paglaya ni gusto nilang makalaya itong si former Senator Laila De Lima. Ngayon naman, okay? Ipapakita ko sa inyo itong si Father
Noel Gatchalian. Kung kasi itong background ng pare na ito, no? Kung matatandaan natin, nagdadasal ito na mamatay na raw si former President Duterte. Nung time na presidente si Duterte, ito yung pare na nagdasal na gusto niyang mamatay na si former President Duterte. Ipapakita ko sa video, okay? Wait muna. Ito yung nangyari noon, kung anong background pare na ito. Sa gitna ng misa para kay Senador Antonio Trillanes IV noong Huwebes, isang pare ang tila nagbiro tungkol sa Pangulo. Winawalanghiya, pati ang ating relihiyon, binabastos pati ang ating Diyos. Si Duterte ang pinatutungkulan dito na binabastos raw ni Duterte yung Diyos. Ang ating simbahan na magdasal, pero medyo sabi ko, sige magdadasal. Kaya pinagdasal ko raw na magkasakit si Digong. Iba niya, sabi niya, pagod na siya. Magpahinga muna siya. Ang pahayag na ito ni Father Noel Gatchalian, umani ng batikos. Kakaiba po yan, galing po sa isang pare. Hindi ko po alam kung anong pananampalataya ng paring yan. Pero ang Kristiyano po, hindi magdadasal para magkasakit ang isang tao. Kakahiya ka po, Father. Parang sinabi pala na nagdadasal na para magkasakit, na magpahinga. Sabi ng ibang mga tao na nagdadasal raw na mamatay na si Duterte. Yan kasi ang kumakalat noon eh. Siguro po, umalis ka na sa pagiging pare. It does not speak well of the Christian faith. Ang biro ni Father Gatchalian, sinagot din mismo ng Pangulo pagdating mula sa bansang Jordan. Sabi po nung isang pare na mamatay ako. Yan ang sabi ni former President Duterte na itong pare raw ay gusto ng mamatay itong si Duterte. Huwag kang mag-alala, Father. Whether I die today, I die tomorrow, it does not matter to me anymore. Tapos na ako. Ikaw kulang ka pa sa happy-happy. So, nakakita. Kulang ka pa sa happy-happy. Tamag pa dito na mamatay sana si Duterte. Di sabihin ko na lang rin. Gusto mamatay si Duterte. Sinabi ni Duterte na bumati ko sa... Nag-backfire rin yung sinabi. Mamatay sana kayong lahat. ng venereal disease. Venereal disease. Muli ring bumanat ang Pangulo sa mga pari. May orphanage kayo existing now where yung mga anak ninyo na sikreto nandyan ilalagay. Hala. May mga anak palang sikreto itong mga pari raw, sabi ni Duterte. Kunwari, pinapalabas ninyo pag the most hypocritical institution in the Philippines today, mga pare. Wala pang tugon si Father Gatchalian sa mga pahayag ng Pangulo. Pero ayon kay Father Jerome Siciliano, tagapagsalita ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, hindi na dapat putaktihin pa ng batiko si Father Gatchalian dahil marahil sa ngayon ay napagtanto na ni... Itong pare na ito ang nag-uuna eh. Ito ang kanyang mga nasabi sa misa. Kaugnay naman sa mga pahayag ng Pangulo tungkol sa mga pari, tumanggi na magbigay ng pahayag ang CBCP. Ivan Merina nakatulong. Okay, so yan ang background ng pare na yan. Okay, so yan si Father Noel Gatchalian ay nandun sa COMELEC ngayon, itong pare na ito. Isa ito sa mga nagrarally doon at nagmimesa doon na ipinakita ko lang sa inyo kung sino itong mga pare na ito. Okay? At least may background kayo, di ba? Nagdadasal sila doon sa COMELEC at sa paglabas rin kaya paglaya ni former Senator Lela de Lima, no? At hindi para sa akin, no, hindi magandang kung nagjo-joke man si Father o totoo man yung kanyang sinasabi, hindi ka dapat magsabi ng isang tao na mamatay na siya, no? Only ang ating Panginoon ang may alam diyan. Siya ang may hawak sa ating buhay kung tayo na ba ay pupunta sa langit, pupunta sa impyerno. Okay? So hindi masamang biro 'yan, Father. Kung nagbibiro ka man, kung hindi ka nagbibiro, mas lalong nakakasama 'yan, no? But itong si former Senator Lela de Lima na nagdadasal sila na
makalaya ito. So, hayaan na lang natin yung korte na magdidesisyon dito sa kaso ni former Senator Laila De Lima. Okay? Rerespetuhin natin yung rule of law. Okay? Ang batas natin. So, ako, nagtataka lang ako bakit ngayon lang sila nagrereklamo dito sa dayaan di umano sa nakaraang eleksyon. Yan ang malaking tanong eh. Bakit ngayon lang sila nagrarally in front sa COMELEC? Nakakatawa nga eh. Pero guys, ano sa palagay nyo? Mag-comment react kayo tungkol dito, no? Kung ano masasabi nyo dito sa mga nagrarally doon sa in front sa COMELEC, itong mga pari, no? Nagmimisa doon sa paglaya ni former Senator Laila De Lima, at anong masasabi nyo dito kay Father Noel Gatchalian? Pabor ba kasi ba kayo sa mga pangyayari na ito? No, pabor ba kayo ba kay Father na nagrarally siya doon? At alam naman yun, nakita nyo yung background niya, di ba? So comment, react, at babasahin natin yan lahat, okay? Magkwentuhan tayo sa comment section, okay? Pero guys, i-like at i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe, follow Don Mar TV ha, para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So guys, hanggang dito lang itong video na ito. I will be keeping you updated with this one. And so see you in my next video. Have a great day. God bless everyone.